Magluluto na naman si Inday ng pandesal habang kausap ko ang aking kapatid. Ayan, yung ingredients ko. Ayan. So guys, ito na yung yeast. So lukewarm na itong milk. So ilalagay na natin yung 1/2 teaspoon lang siya. Ayan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. So, iwan lang muna natin ng 10 minutes yung... Yes. Ayan, guys. Ayan. 1 teaspoon ng sugar. Dagdagan natin ng konti para manamis-namis ang pandesal. And then, ganyan lang siya. Like, 1/4 ng salt. And i-mix lang muna natin siya. Ayan. And also yung oil. Teaspoon. And then ilagay na natin yung milk and yung yeast. Ewan ko guys, hindi siya nag ano yung yeast. Hindi siya nag rise. Alam niyo yun. Bakit kaya? Tingnan natin. Ayan siya guys. So, imimix lang natin. Ganyan. I'm gonna use my hands. Ayan siya guys. Gamitin ko yung kamay ko ha. Ganyan. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan na siya guys. So, takpan natin muna ng maybe 30 minutes. Okay? Guys, ito na yun. Nag-rise lang siya ng konti. So, tingnan natin kung anong kakalabasan. Masyadong dry. But let's see. Bread crumbs. Lagyan na natin. Then, ikat na natin yung pandesal daw. Ayan na guys. So, takpan muna natin for 10 minutes para tingnan natin kung magra-rise. Ayan na siya guys. Ibibake na natin ng maybe 10 to 12 minutes. Sinet ko siya ng 375. Okay. Oh my gosh, I need help. Aray ko.
Guys, ayan yung pandesal na ginawa ko. Malambot naman siya. Ayan. Ayan. Okay. Ow! Mainit. Ito na. Yung pandesal. First time kong gawin. Ouch! Mainit. Okay lang din. Kainin ko mamaya. Bye! Thank you for watching.